Teka. Bakit daw? Teka. Kailan kaya? Teka. Ito na ang tambalang Maud Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka. Alas 4:30 na sa DWIC. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ngayon ay araw po naman Friday. Nako, ano ba ngayon? July 24, araw po ng Friday ngayon. Ano ba itong nangyayari sa... Araw po ng Biyernes, kayo ay nasa programang Teka. At ito po ang inyong lingkod, baka kasama nyo sa loob na isang oras, Maud Ilagan. Marami po tayong pag-uusapan ngayong araw na ito at ngayong hapon na ito. Ano-ano ba mga issue na bumulaga sa atin? Ay nako, syempre, umaga pa lang, pagising ho natin. Bumulaga na naman itong anomalya sa PhilHealth. At meron di umano'y tatlong mga opisyales, pero isa lang ang nag-confirm na ito ay nagbitiw, effective August 31. At dahil sa anomalya na yan, sa aligasyon na yan, na meron hong allegedly, no, o di umano, aligasyon sa overprice ng pagbibili ng systems, no, yung IT systems dito sa PhilHealth, at meron pang ibang issue, ayan, pumasok na naman ang Malacañang at nagpapaimbestiga ang ating Pangulo. Mamaya po, makakapanayam natin ang isang opisyalis ng PhilHealth. Ilinawi natin itong mga isyong ito. Pumasok na rin dyan ang Senado. Ay sus, ano ba naman, wala na tayo. Hindi na po tayo makakaurong tungkol dito sa mga investigasyon ng mga anomalya, aligasyon ng corruption at katiwalian. No? Sayang po naman, napakaganda ng misyon ng PhilHealth na siyang nakakatulong, pero ang nagsasakripisyo dito ay ang mga miyembro tayo, sapagkat karamihan sa atin ay miyembro ng PhilHealth. Bilyon-bilyon ho ito eh. Ang laki ng budget ng PhilHealth para makatulong sa ating mga pangangailangan, sa ating pangkalusugan, pang-check-up sa ospital, pambayad sa ospital, pambili ng gamot, etc. Yan. So isa ho ito sa ating mainit na issue na ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Okay? Ha? At pangalawa, pag-uusapan din natin itong mga paghahanda tungkol dito sa nalalapit na SONA. At ang tingin ko nga, sabi nito si Debold Sinas, no? Pinanagpapako tayo dito sana sa PNP, yung may mga nagpaalala para sa safety guidelines ng IATF laban sa COVID-19. So, at ay pinapaalam sa lahat ng grupo na magsasagawa ng kilos protesta sa Lunes. At yung iba, parang dinidiscourage na lang, no? Na huwag na sanang magkaroon ng kilos protesta laban dito sa SONA. So, antabayanan po natin ang mga isyu niya na ating liliwanagin. Alam nyo, isa pang maganda, dahil sa lahat ngayon, no, natatakot lumabas. At work from home na lang. Pagka work from home na lang, at wala kang computer, wala kang tablet, wala kang laptop, parang hindi ka makagalaw. Dahil pag may internet ka, source of information. Di ba? At yun din naman, pag may internet ka, ito din ang nagpapagalaw, nagkakaroon ka ng Zoom meeting. At ito rin nagpapagalaw pagka meron kang shop online. Pero alam ba ninyo ang presyo ng computer, ng laptop, no? Aba, mukhang nag-overprice naman itong mga nagtitinda. Itong mga nag-aalok na mga laptop at tablet. Kaya ito, iniimbestigahan din at papasukan po ito ng Department of Trade and Industry. Malapit sa sikmura ng taong bayan niya, sapagkat kayong araw na ito, ngayong taon na ito, itong linggo ito, itong mga araw na darating sa atin, talaga hong mahirap ang buhay. Mahirap kumita dahil marami ang nawalan ng trabaho. Kaya at sa hapon po ito, samahan nyo kami sa programang Teka. Ito po inyong lingkod, Maud Ilagan, araw po ng Friday. At mamaya ho ay makakasama rin natin ang ilan sa mga kasamahan natin para sa report at sa mula po sa labas. And at the same time, yun pong ating weather report. Alamin natin para dun sa mga nagbabalak na umalis. Huwag na muna kayong umalis kung wala rin naman kayong quarantine pass, sapagkat mayroong mga proposals. Kung wala rin kayong, mas maganda ibalik yung quarantine pass, no, sa pagpunta sa isang lugar. Kailangan po yun. Dahil nga sa ang mga kaso, halos araw-araw na lamang tumataas. Okay?
Kaya yun hong quarantine, yung mga tinatawag na ano, quarantine pass, no labas. Ayun, kung wala ka rin quarantine pass, huwag ka nang lumabas. Ito ay isang panukala dyan sa IATF para sa lahat ng lalabas. Okay? So maganda ho ito sapagkat kung ikaw taga Manila, pupunta ka ng Cavite at pupunta ka sa isang lugar, eh maghahanap ng pass, maghahanap ng health certificate. Ha? Ito naman ngayon nagiging standard sa atin para hindi, kung ikaw ay merong COVID at ikaw ay asymptomatic, hindi mo alam na meron dahil walang manifestasyon sa katawan mo, wala kang nararamdaman, pumunta ka sa isang lugar, marami ka nakausap doon, kumain ka sa restaurant, ha? Nagkaroon ka ng meeting, eh may nahawa, eh kukunti ang COVID patients doon sa lugar rin o halos wala, eh importante ho yan. Kaya maganda na dapat kung meron kang health certificate, ibig sabihin negative ka sa COVID. Dumaan ka doon sa rapid test o kaya nagpa-swab test ka, no? Nagpa-swab test ka sa LGU, sa munisipyo o sa isang ospital. Pero pagkatapos niyan, kapag ikaw ay negative, eh kailangan meron kang health certificate na kailangan mong ipakita. Yan, mga health certificate yan ay kailangan mo din kapag nag-travel ka sa ilang mga bansa. O kaya pagpasok mo pa lang ng airport, ng Manila International Airport, ng NAIA, eh dapat ipakita mo rin yan. Otherwise, kung wala ka din yan, eh baka hindi ka rin papapasukin. So lahat kayon, dapat yan ay dala-dala. Tanggapin na po natin ito sapagkat yan ay bahagi ng new normal. Maraming nagre-reklamo sa atin, tumatawag at na-text sa atin, ang hirap naman ng requirements na ito. Nakukuha ka ng resulta ng rapid test mo, ng itong swab test, no? Mahirap, pipila ka, maraming tao, pero eh talaga hong ganun. Kailangan ho talaga magtiyaga tayo, okay? So, yan ang dapat nating sundin bilang protocol po yan sapagkat pinaalala ko yan. Eh, kanina, nadidinig ko si General Aliasar, ay ba, marami rin palang mga inaresto na, no, ha? Marami na rin po ang yung mga lumabag dun sa mga protocol. Abay, marami na rin. Siguro ang bilang na nabanggit po niya ay 239,000. Out of 239,000 na nahuli po dyan, abay 50% ang binigyan lamang ng warning. Oh, nahuli kayo rito, ha? Meron kayong paglabag bilang protocol, ha? Sa health protocol ng isang ng batas natin. Okay, so warning lang ito. Babala lang ito. Hindi namin kayo tutuluyan. Kasi pag kinulong lahat yan, at merong kasong na ganyan, eh naku, eh, Mario Joseph, sa mo itatambak lahat yung hinuli na yan. Kaya inalerto rin ni General Eliazar ang lahat ng mga commanders, chief of police, na maghanap na rin ng lugar para doon sa mga matitigas ang ulo at mga patuloy na magpapasaway, hihirapan ho kayo, huhulihin ho kayo dyan. So yan ay isa ng stern warning mula po sa Philippine National Police. So magpapatuloy po ang inyong lingkod. Pero bago po tayo magpalawig pa sa ating mga pag-uusapan ngayong hapon, narito ang ating kasamahan mula sa Pag-asa, ang ating weather forecaster, si Anna Clorine, para alamin ang lagay ng panahon. Mainit, malamig, maulan, maaraw. Teka, ano ba ang weather ngayon? Hello? Ana? Yes, magandang hapon po sa ating lahat. Yes, good afternoon. Good afternoon po. Intertropical Convergence Zone o ITCZ po ang patuloy na magdadala ng maulap na kalangitan at may kalat-kalat po yan ng mga pag-ulan at mga pagkidlat-pagkulog sa buong bahagi ng Visayas, Palawan at sa may Zamboanga Peninsula. Pinag-iingat at pinaghahanda po natin yung ating mga kababayan dyan dahil posible na po yan magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito sa Metro Manila at sa ibang bahagi pa ng ating bansa ay asahan pa rin po natin ngayong hapon hanggang mamayang gabi yung mga panandaliang buhos ng mga pag-ulan. Ito ay dulot lamang po ng mga localized thunderstorm. At wala po tayong binabantayan anumang sama ng panahon o low pressure area na posible maka-apekto sa ating bansa in the next 3 to 5 days. Wala rin po tayong nakataas na gale warning kaya malayang mga kapalaot yung ating mga kababayang mangisda at yung gumagamit ng maliit na sasakyang pandagat. At yan po muna na itas natin. Ana? Yes po. Oo, mukhang delay din ang pasok ng tag-ulan natin. Dapat supposedly itong July, di ba meron tayong inaasahan na dalawa o tatlong bagyo?
Opo, tama po kayo. Oo. Sir. At may isa pa lang po tayong bagyo ngayong July. Ito po nga po yung nakaraan ay si Karina. Oo. At mapapansin po natin madami po or nakailang low pressure area na din po tayo na naka-apekto sa ating bansa. Ngunit hindi po ito nagiging isang bagyo. Hindi siya nabubuo. Ano? Pero itong August, may forecast na ba tayo sa pag-asa? Ano, bilang paghahandaan na rin ito kasi August 24, opening din ng klase yan. So are we expecting ang mga typhoons? Meron po tayo, in-expect mga 2 hanggang 3 po na bagyo na inaasahan natin. Oo, I see. Ito nga August, ano? Yes, kasi ilang araw na lang, August na rin August tayo eh. Na, tama po. Oo. Okay, sige. Thank you, Ana. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. At sumayin nyo ang ulat panahon. Laging maging handa, anuman ang weather. Okay, ayan. Si Ana Clorine, ang ating weather forecaster mula sa PAGASA. Kaya napansin lang naman natin, kasi ang forecast nila noong first week ng July, mga 2 o 3 bagyo natin itong July. Pero hindi ito pumasok sa atin. No? Parang iisa lamang si Katrina. Itong August, tingnan natin. Bakit natin itanong? Abay, kailangan din ho natin yan sapagkat medyo natutuyuran tubig din natin sa mga dams. Hindi po ba? So, kailangan din natin ng ulan, kailangan balansihin natin. Tubig pa rin. Alam nyo kung bakit? Kung sa panahon ngayon, kapag labas ka ng labas, bago ka pumasok ng bahay mo, bilang proteksyonin, anuman ang nasagap mo na virus, abay maligo ka muna. Yun hong ginamit mong damit, huwag mo nang papasukin sa bahay mo. No? Huwag ka na magbihis sa loob ng bahay, dyan na lang po sa labas. Bilang pag-iingat din natin, pati mga sapatos natin, kung pwede, i-disinfect na rin natin yan. Meron tayong tinatawag na foot bath. Yan, okay? Para lang ligtas po tayong lahat. So, tubig pa rin ang kailangan natin para yung mga virus, pagsabo natin, ito ho ay bababa sa atin. Malinis na naman tayo pagpasok sa loob ng bahay. Okay, that gives us time 4:49 in the afternoon. At antabayanan na po natin, mamaya ay makakausap po natin isang opisyal ng PhilHealth. Okay, sandali. Titignan ko lamang sino yung ating ito, si doktora, no? Si Doktora Shirley Domingo na siya pong ating makakapanaya mamaya. Pero bago pong lahat, bago tayo dumating doon, syempre inabangan po ng lahat ang ating Department of Health COVID Bulletin as of 4 o'clock in the afternoon. Today, Friday, ito po ang mga kaso. Yung mga nag-aabang sa atin, palagian, nako, medyo ang total number of COVID-19 cases natin today, isulat na po, tandaan po natin. 76,444, ba? Medyo malapit-lapit na ho ito sa 80 or 85, hindi ho ba? 76,444 kasi compared to yesterday po ang kaso natin, ang total ay 72,269. So ibig sabihin yan, mayroon na namang higit sa 2,000 ang nadagdagan. A total of 2,103 confirmed cases ang reported based on the total test. Ito ay batay mismo sa test na ginawa ng 78 hanggang out of 90 current operational laboratories. So, 78 mga laboratories po ang nagtitest sa iba't ibang lugar, iba't ibang lalawigan, iba't ibang bayan at munisipyo at ito ay inireport araw-araw sa Department of Health at ito ang pinagkukuha ng kanilang data. So, ito pong Department of Health likewise announces 144 recoveries. So, today, ang nireport nila, meron tayong 144 na mga kababayan natin naggumaling. And this brings to the total number of recoveries of 24,502. Ayan. Mula po dun sa mga namatay, 15 deaths, 73% po ito. In July, 20%. In June, 7%. Okay? 49 duplicates were removed from the total case count of these 25 recoveries. So, ito ho yung report ngayon ng Department of Health. So, ulitin ko lamang na medyo tumaas po tayo, nadagdagan tayo ng 2,103 confirmed cases, bringing us a total of 76,444. Kaya, again, paalaala natin, kapag ito'y binabanggit natin araw-araw yung kaso, one, yung wala nga nang mga importanteng gagawin pa. Up to now, kahit na GCQ tayo, mula ECQ, nag-MGCQ, ngayon po ay GCQ na, kung wala rin man na hong gagawin,
huwag na po tayong lumabas. At kung tayo po ay makikipag-meeting, hindi maiiwasan. Pupunta tayo sa supermarket, sa drugstore, sa banko, o kaya kailangan pumunta sa opisina, eh kailangan yung mga health protocols sundin. Ah? Face masks. Mag-ingat lamang doon sa mga peke na face masks. Huwag gagamitin yung merong mga, parang merong, yung merong iniikot, may tawag doon, no? Sa gilid, no? Sapagkat medyo pagka ikaw ay nasa kulob na lugar, hindi po ito nakakatulong. Para sa industrial face mask po ito. Mas maganda pang araw yung mga ordinaryo na ginagawa po sa atin dito na face mask na made of cloth, no? Para at least salang-salat po talaga yung virus. And then, in the same manner, alcohol gel, okay? Pagdating sa bahay, maligo. And what is more important, social distancing. Ito ang mga dapat po nating tandaan para nang sa ganun, eh medyo malayo tayo kahit paano sa sakit na COVID. Nalulungkot doon kami sapagkat yung sister ng isang kaibigan natin, hindi ko na lang babanggitin, si 73 years old, pero meron hong ilang mga karamdaman kasi ito ho hindi lumalabas, no? Batay doon sa kapatid, hindi siya lumalabas ng bahay. But she was wondering bakit nagkaroon ng COVID. Tapos yung mga kasamaan sa bahay ay negative silang lahat. So ibig sabihin, saan kaya nakuha yun? Kaya we pray for her na sana'y maging gumaling kaagad at natakot kami sapagkat may mga complications sapagkat meron na rin pong edad dito. Okay, so oras po natin, alas 4:53 ng hapon. Babalik po ang inyong lingkod, dyan lang kayo. Para sa programang Teka-Teka, Modilagan po. Ilan mo ng mga paalala? Teka-Teka, alas 4:30 na. Babalik po tayo sa ating programang Teka-Teka. Siya nga ho pala, mga kaibigan, ha? Okay, makikinig kayo, ha? Number one, tignan ho ninyo at report ninyo sa Department of Trade and Industry sapagkat meron ho mga ulat na itong mga presyo ng laptop. Okay, inulit natin na presyo ng mga tablet, mga computers ay nagmamahal ho ngayon. Kung bibili ka lamang halimbawa ng isang laptop na nagkakahalaga ng 24,000, abay minsan meron ho increase na 10,000 up to 34,000 o meron ho dagdag na 30,000, no? So tingnan ho ninyo yan at pagka merong ganyan, ibig sabihin may mga unscrupulous businessmen, negosyante, huwag naman nating samantalahin. Ah, itong panahon na ito sapagkat yung mga kababayan natin na yan, ipinangungutang pa yung pambili ng laptop, ng tablet. Gayun din sa mga bata na kailangan nila, hindi ba? Huwag naman sana nating samantalahin ang panahon. So immediately, i-report po natin yan sa Department of Trade and Industry. Dapat sa panahon ngayon, kumita ka ng konti, masaya ka na dahil meron lang panchicha. Meron ka ng pagkain tulad itong kaibigan ko nakikinig sa atin ngayon, si Tonton San Diego. Abay, napakabay itong mamang ito. Napakalaki ng puso nito at matulungin ito. So magandang hapon sa iyo, si Tonton San Diego at saka si Colleen. Yan, si Colleen San Diego sa Marikina po. Magandang hapon sa inyo. At si Christina Balili na nakikinig po sa atin. Good afternoon. At saka si Jennifer Candari. Okay, isa pang babala para sa inyo, ha? Ito, kasamang Bon Ramos. Ito, kasama ko si Bon kahapon at ang ating mga barkada dito sa TGIT, Thank God is Tuesday and Thursday. Ito, makinig po kayo sapagkat nagbabala ang Department of Health, no? Dahil meron hong ilang mga computer shops dito sa Metro Manila lang ang siyang namemeke ng mga resulta ng COVID o COVID results. Ginagaya itong mga pirma ng mga doktor na merong nagpalabas ng nag-certify na positive o negative ang isang pasyente. Siyempre, pag nagpagawa ka ng peking result, ang favorable sa iyo para makapunta ka sa isang lugar. Ang ilalagay mo doon, IgG negative, IgM negative ka. O kaya ang result ng swab test mo, no? Napepeke na po ito ngayon. Kaya nagbabala na rin ang Department of Health na kaagad isumbong po ninyo itong mga ganitong gawain. Naku, huwag naman ho natin ito gawin. Sus Mariosip talaga mga tayo mga Pilipino. Basta pag may pagkakakitaan. Pag ginawa ho ninyo ito, no? At yung hawak, yung taong merong hawak niyan, napeke yung resulta ng COVID test na yan at nagbayad lamang sa isang computer shop at ikaw ay asymptomatic at meron ka, nagkalat ka na sa isang komunidad. Nagkalat ka na sa isang lugar.
Aba, eh, mayroon hong falsification of documents dito at ito ay isang kasalanan o isang paglabag under the revised penal code. Eh, maaari ho kayong makulong dito ng 6 hanggang 12 taon o kaya pressured bayor. Kaya may babala po ang ating mga otoridad, no? Na mag-iingat po tayo dyan. So, pumunta lamang doon sa mga talagang mga doktor na nagsasagawa ng test, sa mga laboratory testing centers. Binanggit ko kanina, 90 na po ito. Pero 78 ang nagsasubmit ng resulta sa Department of Health o sa Food and Drug Administration. So, dapat doon lang ho kayo pupunta sa reputable testing centers. Ha? Mahirap pong pinipeke ito. Eh, baka lalong lalaki ang resulta ng COVID natin pagka ganito. Oh. Eh, wag naman sana nating pagkakitain yung mga panluloko na yan sa pamagitan ng pagbibigay at pamimeke ng mga computer results na ito. Okay? Alas 4:59 po ang ating oras at sa pagkakataon po ito, hinintay natin ang ating mga panauhin. Sandali lamang at meron ho tayong message dito. Titignan ko lamang baka narito na available na yan. Okay, so hintayin po natin si Dr. Shirley Domingo at kakababitiw lang lamang daw po at mag sa isang meeting. No? So antayin po natin tao sa kanya. Babalik ko tayo sa ating programang Teka-Teka. Pero bago po ang lahat, itong mga nakikinig sa atin, ako napakarami na nito, si Mami Christy Galvez Cavestani, nakikinig at nanonood po sa atin. Ay, Mami Christy, kamusta po kayo? Sana po kayo ay palaging nasa mabuting kalagayan. Thank you for watching at si Virginia Alamares. Stay safe. Good afternoon. Bumabati po sa atin si Israel Lagman. Ayan, wala daw siyang magawa sa kainta. Abay, maraming magagawa sa kainta. Tumulong tayo sa mga biktima ng COVID sa kainta. Okay? So, ayan. At makipagtulungan tayo dyan sa ating mga otoridad. And of course, ang ilan pang mga tagapakinig sa atin na araw-araw, si Delia Velarde, bumabati sa atin. Good afternoon, Mayor Mon, watching Teka-Teka sa DWIZ. God bless you po. Okay. So, mamaya sa ating pagbabalik, ang pag-uusapan natin itong scam, sinasabi, ang pagsasagawa ng investigasyon. Nagalit na rin si Presidente rito sa mga sumbong na ito. Imbisigahan at inatasan si Undersecretary Kitain ng under the President's Office, no? Sabi mo ay ang sabi ng Presidente rito ay ipakialaman na at gumawa ng imbestigasyon, magsumiti ng report. Sinakyan na rin ito ng Senado. Abay, sabi ni isang senador, eh kinakailangan pagka ganyan ng ganyan yung kalaki ng pera na pinag-uusapan at may merong allegations, no? Na 2 bilyong piso, sus Mario Josep, ang laking halaga nito. 2 bilyong pisong overprice sa IT system sa PhilHealth. Okay? At ito ay nagbunsod ngayon sa resignation ng isang opisyal doon in the name of si Attorney Kate, no? Yan, maalamin po natin to mamaya. And of course, yun nga, pumasok ang ating mga mambabatas dyan para magsagawa daw di umano ng special audit ang Senado. Mag-iimbestiga na rin sila. Okay. So, kaya mamaya alamin po natin, ayun, si Attorney Thorson Montesquit. Meron siyang iba't ibang mga dahilanan kung bakit siya po ay nagbitiw sa PhilHealth. At ito po namang mga aligasyon ng corruption o anomaly o kaya naman yung tinatawag ho natin na itong overprice dito IT, ito naman ay dininay ni Secretaria ni PhilHealth President CEO Morales po kanina umaga. So, babalik po ang inyong lingkod. Tantabayaran po natin isang malaking issue na yan pagbalik ng programang Teka-Teka dito sa DWIC 882. Teka-Teka, alas 4:30 na. DWIC. Teka-Teka, alas 4:30 na. Pabalik po tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntuan. Teka-Teka, dito po sa DWIC 882. Ito pa rin ang inyong kasama, ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan, kapatid, ang inyong kabayan, Mon Ilagan. Okay, so ngayong araw ng Friday,
Alam niyo, pag Friday, kuminsan naiisip ko, ano bang masarap pagka hapuna, no? Minsan pagka Friday, di ba, doon tayo, masarap munggo, di ba? Masarap pagkainin mamaya, munggo. Pero nga, bago yan, bago tayo magtuloy sa kainan na yan, ano, sa dinner mamaya, na lutong bahay, narito na ang ating inintay na panauin, Dr. Shirley Domingo, ang Vice President for Corporate Affairs ng PhilHealth. Dr. Shirley, magandang hapon po. Magandang hapon sa inyo, Mon, at magandang hapon po sa lahat po ng nakikinig. Oh, thank you for joining us dito sa Teka Teka, no, ha, ngayong hapon na ito, sapagkat may, alam niyo naman natin, pag-gising namin kanina umaga, may isang malaking issue na naman, ano, PhilHealth na naman ang bida. Meron ng mga, well, doktora, unang-una po, tinanggap na ho ba ang resignation ni Atty. Kit? Kasi yun hong letter yata niya, addressed to President Morales, I will be effective August 31. So, unang-una, tinanggap na ho ba yung resignation niya? Well, I believe, opo, natanggap na ni President Morales. This morning kasi hindi pa namin nakita officially ang letter niya. Mm-hmm. Nakita lang namin na, nakita ko sa media. Yeah. But sabi niya, pwede naman effective immediately na ang kanyang resignation. So, mm-hmm, tinatanggap na po. Yeah, oho. So, there were several reasons that he cited in his letter of resignation. One of those, doktora, no? So, yung parang allegations, no? Allegation, hindi yung manoy overpriced ng pagkuha, pagbili ng IT system. Saan ho ba gagamitin po ito? Alam nyo po, napaka malaki ang operations ng X. So, yeah, meron ako naririnig na echo, hello? Apo, doktora? Yeah, meron ako malakas sa echo kasi nag-feedback sa akin dito eh. Mm-hmm. Naku, sir. Hello. Sandali po. Siguro ayusin lang natin para doon sa ating communication staff. Isha, pakitulong na lang. Medyo nag-e-echo yata kay, ano, kay Doktora Shirley. Doktora? Hello? Yeah. Hello? Hello? Sige. Apa. Hello? Aha. If you can hear me well now, doktora, ulitin ko lang. So, yun pong allegations ng overpriced na umabot po ng 2 billion itong IT system. Saan po ito gagamitin? Napakalaki po ng operations ng PhilHealth po, no? We are processing claims around 50,000 a day and around a million. Hello? Apo. Yeah. Hello, doktora. Hindi po. Apo, I can hear you well. Doktora, go ahead. Okay. I'm sorry. Yes, anyway, okay. Because malaki ang operations po ng PhilHealth, and the only way we can do it efficiently and have a people-centered IT is to improve our IT system. Mm-hmm. So, automate it. Yun po ang papunta ng IT system. Because of that, fund para ma-improve. Ganun po yun. Doon po papunta yung IT procurements po natin. Oo. Yung IT procurement, tama ho ba yung binanggit na price? Umabot po ng 2 billion, doktora? As of now, hindi pa po natin pre-procure yun. Planning pa po yun and discussions in management and within the board. So, at IT planning pa po tayo ngayon. Naghahanap po tayo ng magaling talaga na IT corporation or agency that can help improve our IT system po. Of course, nasa RA 9184 po yan eh, sa procurement eh. Alam naman natin ang Opo. So, we follow naman strictly ang 9184 at the procurement. Yes. Kasi I understand, no, doktora, of course, nilagay ni Presidente and of course, si President Morales was appointed by the President since last year para na rin siguro itama, no, to get rid of some of the allegations of corruption even in the last administration. Ang tanong ko, Dr. Domingo, meron na ho bang ilan po from the former officials ang naipagharap na ho ng kaso? Particularly kasi laging, of course, laki ho ng pondo ng PhilHealth kasi. Doktora? Hello? Hello? Hello?
nagkakaroon tayo ng problema doon sa linya, no, nagkakaroon ng echo. Pero kung nadidinig po tayo kasi, binabanggit ko lang, since 2019, si President and CEO General Ricardo Morales was appointed by the President, no, para at least din linisin, no, pangunahan ang ahensya ng PhilHealth, isang napakalaking ahensya at napakalaki ng budget, also to get rid of the agency's allegations of corruption. So, nais nating itanong kay Dr. Domingo sana, so ano na ba ang nangyari dun sa mga investigation? Meron na ho bang napag-aharap ng ikangain ng kaso o anomalya sa ombudsman kung kinakailangan? And the other one sana na gusto nating malaman, meron hong report, no, and we want to confirm sana, meron pong mga sabi-sabi at merong report na may mga kaso dun sa building nila mismo sa PhilHealth na meron pong positive for COVID. So ano po ginagawa nila doon? Doktora, are you on the line? Okay, so... Hello? Hello, Doktora. Ayan. Opo. Yes. Opo. Yes. Ayan. Can you hear me well now, Doktora? I can hear you, pero medyo muffled. Aha. Ayan. Ayan. Yeah, yes. At ito po, ayan. Okay. So, any reaction to that? So, ano na ho bang latest dun sa investigation na ginawa po ni, since umupo last year, si President and CEO General Ricardo Morales? Well, pag-upo niya ay inopen naman niya sa investigation ang corporation po and several agencies po ang nag-investigate. Meron tayo Presidential Anti-Corruption Commission, meron rin po tayo NBI, COA, and ito po ay wala pa tayong natukuhang negative report po from them. But we had already a report from COA saying that the alleged 154 million loss ng PhilHealth hindi ho nag-exist sa ating books daw ito. Mm-hmm. So may findings na yun ng COA. The rest, hinihintay po natin yung findings. Aha. Pero ito po, itong 154 billion loss na findings ng COA, under na po ito ng administration ni President Duterte. It's not under the past administration. Hello? Apa? Yes, if you remember before, may lumabas sa isang road sheet that meron loss ang PhilHealth na 154 billion. And therefore, we requested COA, si President Morales requested COA to do a special audit on this, kung meron talaga sila makita. And kalalabas lang ng report ngayon, wala sila makita ng ganyang loss sa mga financial reports po natin. I see. Okay. So, ibig sabihin ho, medyo na-clear. Ibig sabihin, na-idepensa naman itong sinasabing allegedly na merong loss ang PhilHealth. Yes po. Sorry. Paulit po yung question niyo, sorry. Ibig sabihin po, na-clear naman po ito. Ibig sabihin, na-clear yes, po ito yes. Sa COA. No, na wala akong nawawalan ganun. Yes po, na-clear po ng COA that there's no such 154 billion loss as reported in a newspaper po. Aha. Kasi siyempre importante din po ito dahil ang ahensya po ang pangalan ng ahensya ang nakalagay dito. Doktora, isa lang ho itong gusto i-clear. Meron hong nag-text sa akin. Meron daw po ba sa building ng o sa mismo sa gusali ng PhilHealth na positive for COVID? Ano po ang meron ho bang report na ganito? Doktora? Hello? Yes. Hello? Aha. So, meron nung ano? Hello? 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 Yeah, hello? Hello, Doktora Domingo? Yes? Medyo nagkakaroon tayo ng problema. Di bali po, Doktora, so kung nahihirapan po tayo sa linya ng komunikasyon, sayang, ang dami po natin gustong tanungin kay Doktora Shirley Domingo, but medyo yung linya natin ay meron hong nagkakaroon ng problema, nagkakaroon po ng echo, kaya hindi po tayo maintindihan po ni Doktora. Doktora, maraming salamat po siguro pagka nakakol kami na magandang signal, babalikan po namin kayo. So, thank you very much po. Salamat. Kasi gusto nating malaman, may nag-text po sa akin na kung pwede raw po na malaman sana kay Doktora Domingo, Shirley Domingo, na meron hong mga allegedly, no, may mga report na nag-positive sa 9th floor ng PhilHealth.
So ano po ang gagawin po nila dito? So para at least yun ho mga natatakot din na nag-uopisina dun sa building, at least ma-alerto kung ano ho ang dapat gawin. Not necessarily naman sapagkat against the Data Privacy Act pagka sinabi mo yung individual, pangalan. Pero importante lang, meron makapag-alerto dun sa mga sa building na yan na nagpupunta kung meron hong positive para makagawa ho ng necessary action ang mga kinaukulan o ang administration ng building. Okay, alas 5:19 po ang ating oras. Kung meron tayong ilang pang mga paalaala dyan, paalaala muna tayo. Teka, alas 4:30 na. Teka, alas 5:20 na ang ating oras. Napakabilis ho naman. Kamusta ho kayo dyan? Yung mga papalabas ng inyong opisina, ng inyong tanggapan, at kayo ay papauwi na ng bahay. Ang iba ay mamamalengke, ang iba ay pansamantala, napupunta na muna at magmamadali sa grocery dahil hanggang alas 6 po tayo. Ang supermarket, yung mga dyan, bilis-bilisan po natin. Pero always bear in mind, social distancing. Huwag tayong lumapit na muna. Medyo 1 to 2 meters ang layo ho natin. And always, gawin na nating batas ito. Sa araw-araw na buhay natin at paglabas natin, always wear mask. Mag-ingat po tayo. Okay. Now, napakaganda, sayang po at hindi ho natin makukuha ng magandang komunikasyon kay Dr. Shirley Domingo. Nagkakaroon ng echo. Siya po ang Vice President for Corporate Communications ng PhilHealth. So, sabi ni Richard Apostol, hello po. Nais ko po sana magbahagi ng campaign laban sa COVID. Naway ma-share din nyo sa inyong taga-subaybay. Isa itong maliit na contribution ko para sa kapakanan ng ating mamamayan. So, ayan, nasa Facebook siya. See more dyan sa Facebook niyo, ha? Hindi lang niya naibigay, no? So, si Richard Apostol. Thank you, Richard. Si Jimmy Belches, bumabati rin sa atin. Hello and good afternoon. Sabi ni Revilo Olimor, PhilHealth pays. Ang PhilHealth ang nagbabayad for ghost kidney treatments, kaya nalulugi yung gobyerno. Ayan. Alam mo, Revilo, no? Yung pagkalugi ng gobyerno, ang bottom line, ang kawawa din, tayo mga contributors, tayo rin ang taong bayan, sapagkat pera din natin ito. Hindi lang pagkalugi ng gobyerno, kundi pati tayo, instead na dapat na mapunta sa atin, dun sa mga allegedly ghost, mga kidney treatment patients, no, hindi lamang din sa kidney, maging sa iba-iba pa eh. Maging sa mga, yung mga surgical procedures, meron din ganun, at iba pang mga ailments, marami ho mga, I also remember si, ngayon, secretary at spokesperson sa Malacanang ni Presidente, si Harry Roque, siya yung parang tumayo na nagreklamo laban dito sa mga dating opisyales ng PhilHealth, no. Kaya siya rin ang unang nagbunyag, nakatanggap siya ng sulat nitong si Attorney Kate, at ito'y pinaalam mismo dito sa kay Presidente at sa tanggapan ni Undersecretary Melchor Kitain, Office of the Special Assistant to the President, no. So siya ngayon ang directly na nagre-report at kukuha ng resulta ng investigasyon at kung anong gagawin dyan sa gusot na yan sa PhilHealth. Okay? So, sayang, sapagkat unang-una, ang dami po na napapakinabangan, ang daming natutulungan ng PhilHealth sa araw-araw. Ito lamang sa COVID, di ba? Nung first phase natin, bandang Marso, kahit na yung mga COVID test na ginagawa natin noon, sapagkat napakamahal pa ang swab test noon eh. I think kaabot ito ng 7 or 8,000 ang magpa-swab test noon, di ba? Pero, ito, kapag miyembro ka ng PhilHealth, legitimate ka, maipakita mo lahat ng mga requirements, masatisfy mo yung requirements, mababayaran ng PhilHealth yan. E dinalibre ka na ron. Maging yung mga na-ospital, di ba? Na-ospital, sagot ng PhilHealth ito, no? Pero, since sa dami na rin ng mga pasyente, medyo kahit papano, niredesign nila yung pagtulong sa mga miyembro ng PhilHealth. So, isa pa kasing isa basic o major issue na binabanggit ng pagkakabitiw nitong certain attorney kit na kasamang miyembro ay kasamang opisyales dito sa PhilHealth ay yung mandatory contribution na inaawas ng PhilHealth
dun sa mga OFW. Sabi niya, eh, parang ito ay unconstitutional at hindi niya matanggap sa prinsipyo, no, na bawasan ito. So parang merong parang illegal ito na pagbabawas mismo, no. Pero nilinaw na ito ng PhilHealth. So kaya ito ang nagbunsod sa mga iba't ibang mga issue kung bakit siya po ay nagbitaw. Pero effective August 31, oo nga naman, pagka ikaw naman eh magbibitaw, bakit iintayin mo pa yung August 31? Eh July pa lang ngayon. Aba, dapat siya immediate, di ba? Immediate, effectively, tsaka irrevocable ang resignation o ang pagbibitiw mo. Kung talagang medyo nawalan ka na lang tiwala, loss of trust and confidence dun sa ehensya, dun sa mga taong namumuno sa iyo, at yung tinatawag natin ay favoritism pagdating doon sa pagtatalaga at pagpapromote ng mga karapat-dapat. Eh, sa para sinasabi niya nga dito, it's not what you know. Hindi ito para doon sa mga kaalaman mo, experience mo, no? Ang pagiging katapatan mo sa trabaho, pagiging competent and efficient, kung hindi, but whom you know. Kung sino ang kilala mo, aba, sumipsip ka lang dyan, at kilala yan, at kumpare, at inaanak, eh, may promotions. Parang gano'n ang sinasabi nitong si Atty. Kit dun sa kaniyang sulat. No? Sa parang merong pinagpipilian, at hindi tama, at hindi patas, yung pabibigay ng promotion. Eh, parang siguro ito, hindi nagustuhan, no, sa pagkuha, sa pagpapromote ng mga tao. O baka naman siya mismo, gusto rin niyang pinopromote ang sarili niya. Okay, kaya nung hindi niya makuha at merong nakuhang iba, no? Eh baka ang nangyari dito nabuisit na, nagkapatong-patong at nag-ipon ng mga issue, nagbitiw na po. So lumaki nang lumaki itong istorya na ito. So ang bottom line, no? Ang taong bayan, kung ikaw ay miyembro ng PhilHealth, mag-iisip ka talaga kasi meron kang monthly contribution. Diba? Saan na pupunta ito? Ang laking tulong po nito kapag ikaw ay pupunta napunta ka sa ospital, nagpa-medical ka, kaya na-confine ka, lalong-lalo na sa panahon ng COVID, malaking tulong bilang isang miyembro ng PhilHealth. Kaya antabayanan po natin, ano ang magiging resulta? In a matter of weeks, in a matter of months, kasi darating na rin, pupunta na rin, at magpapakaroon ng special audit. Nagkaroon ng special audit, ito sa pamamagitan ng pag-utos ng Senado sa Commission on Audit, napakahabang proseso nito. Napakaraming dokumento ang kailangan niyan. Ha? At ito ang from year to year, let's say itong 2019 o 2018 to 2019, yung buong year na yan, ano ba ang procurement? Ano ang binili niyo dyan? Paano niyo ginastos? Sino-sino ang mga binayaran ninyo mga ospital? Bakit kayo nagkaroon ng utang? Kung merong utang, no? Na kiniklaim ng ibang mga hospital, private hospitals na until now, delayed ang payment sa kanila ng PhilHealth, hindi po sila nababayaran. So ito po lalabat sa special audit. Pagkano ang sweldo ng mga opisyales sa PhilHealth? Ilang empleyado meron ba kayo? Okay? So yung mga regional directors ng PhilHealth, na di umanoy, sila rin may mga reklamo din sila sa nakatataas. So lahat po ito, lalabas yan. Pagka nagkaroon ng Senate investigation, nagpaimbestiga ang Malacanang, ha, pupasok na rin ang COA, medyo mahaba po ang proseso, pero ang dapat lang, there is always accountability. Managot ang dapat managot for the sake of the, ika nga, pondo ng taong bayan, sapagkat pera ito ng taong bayan at hindi lamang natin pinag-uusapan dito na milyon ang budget, kundi bilyon na ho ang budget sa laki, no, ng koleksyon ng PhilHealth. Kaya doon sa procurement, nagkakaroon din sila ng problema. Nag-aaway-away din po sila. Ayan. So, ito. Nako, bago ako magpaalam, ano, ito'y nag-text itong aking kaklase ng college sapagkat ngayon uso itong mga online, yung mga organic products. So, okay, yun ho mga gusto, bumili para dun sa organic, no? Yung mga health buff dyan, ha? At ayaw na ng mga
ika nga eh, yung mga pagkain na may mga flavors, etc. So, yung sabi niya, bengorganicshop.com. Yan, para ko dun sa mga organic products, mga pagkain, etc. Yung iba. So, maaari ho kayong tumawag sa 0917-812-4210. Hanapin po ninyo si Beng. Okay. So, naku, wala na ho na tayo oras at marami na rin ho tayo natanggap na ngayon na mga, ika nga ho ito from our listeners. Sabi ni Jimmy Belches, malakas talaga ang mafia dyan sa PhilHealth. Dati pinpointed na ang mga corrupt na mga regional directors pero walang naparusahan o na nakasuhan. Sana masibak na ang mga mafia dyan sa PhilHealth. So yan ang sabi sa atin ng ating kasamahan si Jimmy na palagi nakikinig sa atin. Thank you, Jimmy. At may mga natatanggap din akong reports sa ganyo. Mga regional directors, meron hong ilang mga aligasyon at may mga anomalies na di mo na yung nangyayari na gaganap sa mga area nila. So sabi ni Diego, ibabati sa atin ng magandang hapon. Good afternoon sa iyo, Diego. At mag-ingat lamang and happy weekend. So sa lahat po ng ating mga tagapakinig, maraming salamat po for watching and of course following us always sa Facebook live streaming po natin dito sa programang Teka Teka sa DWIC882. So sa Monday ang tabayanan po natin, no? Bukas ay sa Linggo ang tabayan natin ang magiging resulta ng swab test ni Pangulo at ng ilan sa mga congressmen, senators at saka mga department natin para mga department secretaries, sila ay magpapa test muna lahat bago ika nga ay umattend o dumalo sa darating na State of the Nation address sa July 27. So abangan po natin yan at alamin natin saan ang roadmap to recovery kung meron patungo ika nga ay solusyon mula po dito sa problema natin sa COVID hanggang 2021 hanggang 2022. Ito po ang inyong lingkod, Moni Laga, na nagsasabing magandang hapon po. Happy weekend and of course, stay cool. Ingat lamang po kayo and ika nga palagi tayong magdadasal anuman ang ating problema, palaging katuwang natin at nandyan lagi ang ating Panginoong may kapal na hindi ho tayo pababayaan no matter what. Monilagan po, magandang hapon. Teka-teka. Teka-teka. Alas 4:30 na.